Baliktad ang pagkakataong ito. Bruno ang sideline, tapos score ang ano, ang Roger. Medyo delikado yan, Sir Chip. Pero mas delikado yung ginawa ng nakaraan, ha? Yung Roger ang side? Yun? Oh, panalo yun eh, panalo yun eh. Roger yung side? Oo. Nako eh, bagay. Kasi ang problema ko naman sa Bruno, yeah, ito na yung pangontra, nilabas na. Yeah. Here we go, the triple assassin lineup para sa ating Omega Jaguars, mga kaibigan. Oo nga, triple assassin to, yako ha. Yes. So, dalawang sideline assassin. Effective kaya to? Yun ang... Naku, yako, walang sagot itong problema. Oo. Walang sagot sa isang Esmeralda, Sir Chip. Ayun. Baka ang tumapat niya, yako, si Benedetta. Puro was-iwas ng ano, Blade. Pero ito na nga, yako. Yes. The Blood Mercy vs. Omega Jaguars para sa ating game number 5. Sino man ang ikisipatating sa laban natin? 3, 2, 1! Let's go! Ito na, Yahoo! Bakbakan na! Let's go, let's go, let's go! Ito ang laban ng The Blood versus Burger... Burger to... versus Omega Jaguar. Siyempre... Dali! Eh, nako! Siyempre! Kung siya mga sabay sa trading side, nagkaba na namin darama sa bawat laro. Siyempre, mag-register na kayo sa Sabong International! Tatlong tao po, just sa ating pin comment, ang maaaring pagtanungan kung paano nga ba makapag-cash in, cash out, o register sa Sabong International. Nako, nandiyan nga po si Ma'am Levin Buason, si Ma'am Altea Juan, at siyempre si Ma'am Christine Abila. At the same time, i-download po natin ang pinakabagong application ngayon na like ko, like nyo, like natin lahat na like ka up. And please like, share, and follow na rin po ang page ng Tambay TV para maaabot na natin ang ating road to 100K! Yes, let's go! Ayun na nga, Yako. So ito, pakilala ko lang muna dito ang members ng The Blood Mercy, Yako. Yes. Ito, Big Boss, gagamit ng Joehead, Dazai para sa kanya, Kagura, Raiko para sa kanya, Roger, Chan Cutie, gagamit ng Esmeralda, at Kaloy naman para sa kanyang Bruno. At syempre, para sa side naman po ng Omega Jaguars, nandito si Jay Mazing para sa kanyang Ling. Ella ang gagamit natin, Vendetta. Yoms ang gagamit natin, Popo and Kupa. So Jules ang gagamit natin, Forza. At si Chuya ang gagamit ng ating Hayabusa. Dali, Yako. Yes. Eto, 1 minute into the game. Wala pang masyadong aganapan. Nagkakaharasan na yung dalawang tropa dito. Ang bilis talaga tumakbo ni Kupa, Yako, no? Oh. Ayan, no? Ina mo si Big Boss, kagatin niyo pa, ba? Nako naman, nasa maling galawan na naman yan, mga Sir Chip. Isipin mo, pera na lang sa harapan mo, tinakbuhan mo pa. Ako, ako yun. Ejector ko yun. Isang one-hit na lang yung aso, kahit isang physical na lang yung sani. Tumataginting na ano yung Brad, 40... 40 gold ba yun? Oo, 40 gold yun, tumataginting eh. Sinayang mo pa yung pagkakataon. Kahit piso lang yun, papalagang ko yun. Isang one-hit lang naman yun eh. Hindi, sabi kasi ng Joy, hindi, nakamas ako eh, mapupunta sa Bruno. Oo, nako. Masa niya na mapunta yung pera ko. Oo, nasa mali. Ako na mapas. Pero yun, Yako, pinasok nga dito. Si Chan Cutie. Ang kanyang dalawang tropa na assassin. Oh. Bam! Kala ko tumagal pa yung buhay. Oo. Kung tumagal pa yung buhay, nasa delikado yung link doon. Level 3 lang. Dalawang hit lang ng Torian. Patay yung link na yan. Mabibigyan pa siya. And our turtle is up for grab. At uupisan na ng ating tatlo. Mukhang effective itong tatlong assassin niya ako. Ah. Pero sa simula lang, pag nag-link game to, walang sagot sa tanong ng isang Esmeralda. At meron nga po tayong post. Pero maglayuan muna kayo dahil may konting engagement na nangyayari. Oo, meron muna nangyayaring bakbakan eh. Easy lang kayo. At ito, may nangyayaring bakbakan din sa baba. So, nanginginan po si Joel mamaya na kasi may bakbakan pa. Delikado si Raiko. Papatay ba siya? Hinahabol na nga siya dito ng mga tao. Ayun, patay ang ating Bruno sa taas. Palay din ang ating Roger. At ito, nagkakabakbakan. Ayaw niyo lumayo. Blood Mercy. Tignan mo, nakikipag-away pa rin sila. Yes, hindi tayo makapag-pause kapag di kayo naglayo. Oo, pwede naman Lods, pero sa iba na lang yan gamit ng Lods. Ito na nga, break tayo sa ating laro. Yako, may nangyari dito, 100 seconds away for our next turtle. Feather airstrike, ang sakit Yako, niligtas pa yung Kagura. Pero nako, sabi nila Yako dito sa ating comment section, Kagura daw ng mundo yan. So titingating mamaya, baka mamaya ay nagpapakagat lang ng konti, nagpapauna lang ang Kagura rito. And therefore, pag nakakuha ng mga core item yan, baka rumakrak yan dito sa ating bakbakan, mga Sir Chip. So abang-abang tayo ng konti, tingating ang mangyayari rito, mga Sir Chip. Ayun, 3-0 na nga ang ating score, Yako. Pero feeling ko, kayang-kayang ano to, mamain talaga ng mga assassin to, mga tropa natin. Ayun na nga, pinasok na naman dito ang ating tropa, si Esmeralda. What are you going to do?
Kaya pasok na yung ko. Ang daming blade yung nagwas-iwas niya ako. Napakabilis inti. Tsaka nagulat ako sa damage nung ano, output nung first attack dito ng ating Ling. Talagang mga wapord kagad yung bawas. And there you go. Just like that, mga kaibigan. Ganun kabilis. Napitas ng ating Kagura. Same sa ating T1 Tower, sa ating bottom lane. Ito, papasok ba? Pero hindi na. Umout na si Parsa. Si Kupa, kumakagat pa sa Tori ako, ha? Ako. Medyo maganda nga yata ang triple assassin lineup dito ng ating Omega Jaguars. But let's see mga kaibigan, nagsisimula pa lang naman to. Hindi pa naman tapos sa ating bakbakan. So marami pa pwedeng magbago at mangyari dito sa ating bakbakan. Tama ka dyan, Yako. In 35 seconds away for our next turtle to spawn. And let's see who's gonna take advantage of this turtle. And kung sino mamako ng turtle na to, eh, pwede silang pumasok ng pumasok kasi may armor sila, Yako. Yes, at pero Yako, tulad nga sinabi ko kanina, no, ako, pagka nag-late game to, I do favor the lineup ng ating The Blood Mercy for having a Esmeralda and syempre Roger, mga kaibigan. So wag nila talagang pagtatagalin to, Mega Jaguars. Lalo na may Bruno pang masakit niya ako, ha. Yan pa nga, yun pa nga yung ano, double para MN, double no? Core lineup ang ating ano, The Bloody Mercy dito. Ayun, pero ito tingnan natin dito sa Raiko, tama ba? Ay na, unstoppable force ay ginamit to, pero nag-link out siya. Habulin pa pa siya, pero hindi na Yako, grabe. Yes. Oy, nako, nahuli ata siya Yako, ha. Pabalik ba? Oh. Pero hindi na, may flame shot ko si Kagura. Hindi niya ginamit Yako, pero ating turtle is an easy turtle na naman. Naku! Ang sakit! Grabe, solo kill yan. Pag nasa solo kill ka na, mga kaibigan, nasa mali ka na, mga Sir Chip. Tatandaan natin guys sa Dota, pag ikaw na solo kill, may mali sa'yo. May mali na yan, Yako, tsaka as what we expected earlier, Yako, eh. Ang tatapat talaga sa Esmeralda, Benedetta. Benedetta talaga. Naku, pag nasa solo kill ka kasi, mga kaibigan, saan ka napupunta? Eh, hindi ka na pwede luminya na solo kill ka dun eh. Kumbaga, pag bumalit ka sa iba, doon ka na mabubugbog sa iba. Ooh. Pero yung ejector! Pero oy, nakapag-flicker out agad nga ata siya doon. At Tempest of Blades ang ginamit ng ating dito. Bagsak ang ating Joy. Sunod sa dita. Better Airstrike ang ginamit ng ating dito. Bagsak ang ating Roger. At ayun pa. Na, oh, what a play, Yako. Pero ito, wipe out na dyan ako! Wipe out dyan! Why? Nako, napahiya pa tayo. Pinahiya pa tayo. Sabi ni Bilen, anong wipe out, wipe out? Hindi, mapahiya kayo, Yako. Biro lang, biro lang. Wala wipe out. Grabe, sayang. Tingnan mo, Yako, eh, no? Bang! Patay isa. Dalawa. Uy, muna tatlo. Ayun, no? Tingnan mo to, Yako. Ayun, no? Ay, nako. Dapat tumakbang muna siya ng konti. Wala nang ano eh, wala nang sa encounter na yun, wala nang plano yung Bruno matras eh. Kasi nag-normal attack na siya. Oh. So wala siyang plano umatras. Kung na-abate na bahala na siya. Bahala na. Tapos saan bang ano nun, Yako? Ano bang, ay hindi, nakaano lang pala siya. Ay, execute. Walang execute siguro kanina cooldown. Hindi, yung ano, yung emblem, wala rin palang pawing buhay. Tingin ko, patay pa din. Kahit napatay niya yung Bruno, ganun pa rin kalalabas ang dead stage. Pero mahalaga, wipe out. Yun nga lang, naubos nga sana nila dito ang The Blood Mercy. So, tingnan natin ngayon, ang ating blue buff ay pinaporma ng dalawang mga kupo na dito. Feather Air Strike, ginamit doon, Yako. Ooh. At ito, Big Boss, tumatakbo ha. Pero makukuha nga dito ata successfully ang blue buff ng The Blood Mercy, Yako. Patay niya si Esmeralda. Patay naman si Bruno. Solo kill yun? Hayabusa? Naku, tignan mo si Ling, nagwawala na Yako. Diyos ko po. Grabe, apat na 4, apat na kanto, patay ang tropa mo. Naku, dali Yako. Pero ano ha, objective taking dapat mag-focus dito Omega Jaguars, mga kaibigan. Hindi lang pwedeng pagtagalin to, I'm telling you. Pag tumaba pa rito Esmeralda tsaka Bruno, may kalalag yan sila rito, mga Sir Kim. Oo, pero yun, naku, umasta ang araya ni ano, ni ano pangalan nun? Kagura. Ni Dazai, no? Ni Dazai, yes. Kagura. Naku, dali ka. Naku, nasa mali yung galawan ng Kagura natin doon. Wala pang kagamit-gamit yan, mga Sir Chip. At yun nga, nag-a-assume siya nakapirasong konti doon. Pang support lang talaga ang galawan niya dapat dito. Pero, tingin ko, nagsisimula talaga yung mali kanina sa ano eh, sa counter-initiation nila eh. Sumusunod sila sa tempo. What do I mean, mga kaibigan, kasi kanina? Sumasabay, no? Oo, kung nasaan yung kalaban, dun sila. Parang basketball yan, mga Sir Chip. Hindi porke tawak yung bola, agawan mo. Nasa mali tayo. Tama, Paul ka. Pag hawak yung bola nung ano, nung sentro, eh huwag magawan, di ka masentro. Point guard ka eh. Diyan ka lang. Diyan ka lang sa ano mo. Pag-awa sa patay mo. Kaya medyo nasa mali, mga kaibigan, yung ano, galaw. Nasa hulog, Yako. Nasa mali! Nasa mali! Lista mo na yan. Sa listahan na mali, Yako. Yes. Ito na. 75 seconds away for our next turtle. And feeling ko, antayin na lang mag-lurt to, Yako. Ay, nako. Pwede mag-lurt to, pero tignan natin, ha. Pero, bagay, mas safety na. Tsaka, in terms of salary nga pala rito, Kagura lang inaasahan nilang tutunaw ng malayuan. Wala sila ibang maasahan dito. Pero, kasi pag lumapit ang Bruno,
Tarakbakin siya ng mga assassin niya. O, delikado siya. Ito pa sinasabi ko para sa mga young team natin na sana mapag-isipan nila ng mabuti. I don't know kung napag-isipan ba kasi hindi ko rin naman makita yung point of view as of now, mga kaibigan. Ang point ko lang isa, no, kaya ako kasi. May nangyari kaguluhan. Patay ang ating Parsa, pero mabibiwan ng Johet. Dahil sa delikado yan, si Fall Down 2. Naku, dalawang miyembro na naman napatay sa ating The Blood Mercy. At mukhang walang mercy ako, Mega Jaguar siya. Yao, baka matulungan mo ako mag-isip sa aking iniisip. Ano yan, Yao? Ang binan kasi rito ng The Bloody Mercy is ano, Chang'e and Eve. So, ano yung point para iban yung Chang'e and Eve sa lineup nila ngayon? Ayun. Kontra ba talaga? Kasi, parang hindi naman, Yao, kasi Chang'e and Eve. Eh, wala namang kontra sa inyo dyan. Eh. Kahit mag-Chang'e Eve sila, hindi naman kontra-kontra, Yao. Yes. Nasa paggamit pa rin yan. At pinakitaan tuloy kayo ngayon ng ano, triple assassin lineup. Yan ang isang bagay na sinasabi ko na ano, pagka nagbaban dapat, hindi porket ano, nasa uso. Nasa uso yung bat, ibaban nyo na, eh malakas si ganito, malakas ganyan, lahat dyan malakas, nasa proper execution lang mga Sir Kip. So sa tingin ko, instead na yun ang binan nila, kung nagban sila ng link, baka ibang story ang pinapanood natin sa mga oras na to, mga Sir Chief. Tama, tama ka dyan niya ako. Eh, baka gumamit ng mage itong Omega Jaguars. Pero tingnan natin eh, wala eh. Kaya nangyari. Hindi ba naman tapos ang laban niya? Yes, pero Yako, mukhang ano, mukhang doon na papunta eh. Isang story na lang po ako natitira. Mukhang sa ending niya ako, no? Yes. Sa ating Bloody Mercy, mga kaibigan, top lane na lang po ang natitira ng tier 3 tower nila dito. And I guess this is the end para po sa kanila dito sa ating liga. Pero tingnan natin mga kaibigan, ha, let's give them the chance na ipakita talaga, malay mo naman talaga eh, medyo naunahan lang mga Sir Chip at may return of the comeback. As M5's a greedy lineup eh, meron ka ng bagay, wala namang pinagkaiba to kung sakaling si ano, Claude na naging offlane nila, parehas lang naman, pinagkaiba nga this time, it is Bruno. So let's see mga kaibigan, pero para sa akin dito, unang papasok kung ako magagawa ng play, unang mong papasokan Hayabusa, shadow kill kagad. Pagpasok ng Lord, pag naubos yung minion, bakbakan na agad. I-shadow kill mo agad. Para magkabawasan ng damage. Yan na nga yung ginawa, Yaku. Patay na natin Bruno, patay na natin Johe. Delikado chan Q din rin. Roger, bumagsak na nga rin. Tempest of Blades na ginamit na nga dito. Apat na solo, kaya sininusok na naman. Oh, sa'yo na lang natin, patay pa, oy! Pinatagal pa yung buhay niya, ha? Ang galing na. Ang galing. Pero ito na nga. This is the end for the Blood Mercy. And there you go. Omega Jaguars will take their team to the next round. Yes, congratulations po para sa ating Omega Jaguars.